Hindi sekreto sa publiko ang itinakbo ng relasyon ni Miss Asia Pacific International 2018 Sharifa Akil sa piling ni dating Maguindanao 2nd District Representative Esmael Toto Mangudadato. At matapos ang ilang buwang paghihintay, masayang sinalubong na mag-asawa ang pagdating ng kanilang panganay. The Philippine Showbiz List presents Road to Motherhood Journey of Sharifa Akil. Pregnant. Sa pagpasok sa buhay may asawa, naroon ang kasiyahang naramdaman ni Sharifa, lalo na sa suporta at pagmamahal na nakukuha nito mula sa mister. Katunayan, sinundan niya ang yapak ni Toto sa mundo ng politika, na bagamat hindi pinalad sa larangang ito, ay isang biyaya naman ang dumating. Masasabing iba ang nakatadhana kay Sharifa at isa katuparan ang pagnanais na makabuo sila ni Toto ng isang munting pamilya. Noong May 19, 2023, sa kanyang Instagram post ay masaya niyang inanunsyo na nagdadalang tao siya sa first baby nila ni Toto. Kalakip nito ang sweet photos nilang mag-asawa na kuha sa isang studio shot at makikita rito ang lumalaking baby bump ni Sharifa. Buong caption niya rito, "We have been keeping a little secret and we couldn't wait to announce this to all of you. As many of you already guessed, we are expecting our first baby. Alhamdulillah, all good, grateful and happier than ever." Sinamahan niya ito ng hashtags na expecting mom at 25 weeks. Gender reveal. Bagamat kapansin-pansin ang tila pagiging prebado ni Sharifa sa kanyang pregnancy journey, hindi naman niya tuluyang ipinagdamot na may bahagi ang ilang detalye sa publiko. Noong June 2, 2023, sa kanyang social media post, ay pinasilip niya ang naganap na quiet and intimate traditional balloon popping gender reveal. Makikita sa video na nagdasal muna sina Sharifa at Toto at baka sa mukha ng mga ito ang labis na excitement. Hawak ang isang stick, si Toto ang nataasang magpaputok ng balloon na nasa harapan nila. Bago ang revelasyon, ay maririnig pa si Toto sa pagsasabing blue na pahiwatig na gusto niya ay lalaki ang first baby nila. Ngunit taliwas sa kanyang gusto, isang pink confetti ang lumabas na nangangahulugang babae ang magiging panganay nila ni Sharifa. Makikita pang nagatuksuhan ang dalawa sa kinalabasan at nagkatawanan. Sa mensahe sinabi ni Sharifa na hindi na talaga siya nagulat nang makita niya ang pink confetti dahil sa 99% sure daw siya na magkakaroon siya ng kanyang mini-me. Kwento niya na nagkaroon siya ng vivid dream na sa araw na siya ay magdalang tao, isisilang niya ang isang baby girl. Ngunit ang masayang gender reveal na ito ay pinuna ng ilang netizens sa pagsasabing hindi nakitaan ng excitement si Toto. Halata naman daw na lalaki talaga ang gusto nitong anak at pilit pa raw nitong tinatago ang pagkadismaya. Ang pangkikwestiyon na ito ay agad namang binigyang linaw ni Sharifa. Sa parehong post ay inamin niya na talagang baby boy ang gusto ni Toto at may hinanda na nga raw itong pangalan kung sakali. Paliwanag ni Sharifa na ang reaksyon ng mister ay hindi big deal, normal lang daw ito. Anya, nasurpresa lang daw ito at sa maikling sandaling yon, pumasok sa isip ni Toto na hindi natupad ang kanyang kahilingan at hindi dahil sa dismayado ito sa kinalabasan ng gender reveal. Dagdag pa ni Sharifa na naiintindihan niya ang reaksyon ni Toto dahil halos lahat naman daw anya ng mga ama ay gusto talaga ng lalaki, katulad din ng mga babae na gusto naman ng baby girl. Giit niya, "Toto is genuinely happy kung ano man ang gender ng baby namin because every child is a blessing. They are gifts from above and they deserve all the love we can give no matter what their gender is." Tinapos niya ang mensahe sa pagsasabing, "So no hate, just love." Maternity shoot. Kasunod ng gender reveal, ibinahagi naman ni Sharifa ang isinagawa niyang maternity photoshoot. Katulad ng inaasahan, glowing mother-to-be ito sa series of stunning photos sa naturang shoot. Marami nga sa kanya mga taga-subaybay ang pumuri. Nataglay pa rin itong beauty queen aura habang binibida ang lumalaking baby bump sa napili nitong dalawang kasuotan. Isang white at isang black dress na bagamat simple ay lumalabas pa din ang pagka-elegante nito. Sa caption, nagpabatid ng labis na excitement si Sharifa. Anya, "I am delighted to share with you my first ever maternity shoot. I am blown away with the outcome, the fact that this is something different. This time, I am doing it to celebrate the countless ways a woman feels celebrated."
Motherhood. Sinundan niya ito ng isang post na always holding a belly is a thing. Samantala sa Instagram post ni Sharifa noong July 9, 2023, ramdam ang pagkasabik nito sa pagdating ng kanilang panganay sa pamamagitan ng pagbabahagi niya ng litrato niya noong kanyang kabataan. Sa caption ay tila inasar niya pa si Toto sa pagsasabing, "Gifting my husband a mini version of myself in August," na sinamahan niya ng face with tears of joy emoji. Thankful for husband. Mula simula ako meron mang isang taong nagpakita ng buong suporta kay Sharifa. Ito ay walang iba, kundi si Toto. Bagamat naroon ang tila pagiging pribado ng politiko patungkol sa takbo ng pagsasama nila ng kabiyak, hindi naman naging lihim ang matatag at masaya nilang relasyon. Patunay riyan ang pagbibida ni Sharifa sa mister. Ilang araw bago isilang ang kanilang panganay sa pagdiriwang ni Toto ng kanyang kaarawan, idinaan ni Sharifa ang pagbati rito sa social media. Sa kanyang Instagram post noong August 15, 2023, pinasalamatan niya ang mister sa pagiging amazing partner nito. Lahat ni Sharifa na sobrang na-appreciate niya na palaging nariyan sa tabi niya si Toto upang alagaan at suportahan siya sa kanyang pagdadalang tao. Sobrang swerte nga raw na magiging anak nila dahil si Toto ang naging ama nito. Kalakip nito ang ilang litrato nilang kuha sa maternity shoot. Ani Sharifa, "Our daughter is so lucky to have you as her dad. Inshallah. Know that I will always be here for you, your most avid fan and supporter sa lahat ng iyong mga pangarap at mithiin. We love you." Baby Princess Salwa. Matapos ng ilang buwang paghihintay, masayang sinalubong na mag-asawa ang pagdating ng kanilang panganay. Unang ipinasilip ni Sharifa ang itsura ng kanilang baby sa pamamagitan ng Instagram post noong September 6, 2023. Makikita nga rito ang ilang parte ng katawan ng baby mula sa munting nitong mga daliri sa kamay at paa, tenga, ilong, mata hanggang sa cute nitong mga labi na sinamahan niya ng caption na, "Look who decided to show up." Sa post naman niya noong September 7, ay makikita si Sharifa na hawak-hawak ang kanyang baby girl at nag-iwan ng heartfelt message para sa anak. Anya, "It's been a long road and I finally get to see your face. I get to hold you in my arms and you hold my heart in your tiny little hands. Welcome to the world, my heart and soul." At sa social media post ni Sharifa noong September 8, ibinahagi niya na isinilang niya ang baby girl nila ni Toto noong August 24, 2023, ganap na 12:55 p.m. Ito may bigat na 3.3 grams at sukat na 55 centimeters. Ang kanilang unika iha ay pinangalanan nilang Princess Salwa Akil Manguda Dato. Ang Salwa sa pangalan nito ay nangangahulugan daw na solace o kaginhawaan sa Islam, isang bagay na magpapalimot sa iyo ng kalungkutan at mga alalahanin. Ani Sharifa, "Para sa anak, thank you for being our solace." Wala nang mapagsidlan pa ng labis na kaligayahan si Sharifa ngayong ganap na siyang ina. Sa Instagram post niya noong September 11 ay ibinahagi niya ang kauna-unahan nilang family picture sa publiko kung saan kasama nila ang kanilang baby. Makikita sa litrato na hawak-hawak ni Sharifa si baby Salwa kung saan ay mababakas ang lambing at saya sa mag-asawa na nakatitig sa bata. Sa caption binabatid ni Sharifa na ang baby ay biyayang pinagkaloob sa kanila ng langit. Mensahe niya, "Your birth gave us solace and comfort because you are Allah's manifestation of love and greatness. You are our everything, our bundle of joy, heaven's gift born out of love." Sharifa opens up on breastfeeding challenges. Bilang first-time mom, nariyan ang mga challenges na kinakaharap ni Sharifa at isa na nga riyan ang sobrang dami ng kanyang gata sa dibdib at ang mga kaakibat na pagsubok na ito sa kanyang pagpapasuso. Sa pinakabago niyang update, sinimulan niya ito sa pagpapaliwanag patungkol sa pisikal na paghihirap na kanyang naranasan sa mga unang araw matapos manganak. Inilarawan niya ang kanyang mga dibdib bilang namamaga at matigas na nagdulot ng matinding sakit at kirot. Dahil sa labis na gatas ay nagkasugat-sugat ang kanyang nipple. Ang sobrang produksyon ng gatas ay nagdulot pa ng pamamaga sa kanyang kilikili dahil hindi ito maayos na nakakalabas. Sa kabila ng hirap at discomfort, nagpatuloy si Sharifa ng tatlong araw sa layuning makapagbigay ng gatas sa bagong silang na anak. Sa ikaapat na araw makatapos makatanggap ng lactation massage, nag-improve ang daloy ng kanyang gatas at unti-unti na rin bumaba ang pamamaga na nagbibigay ng konting ginhawa. Gayunpaman, ayon kay Sharifa,
Isa pang pagsubok na hinarap niya ay nahirapan ang baby niya makasabay sa bilis na daloy ng kanyang gatas na nagresulta sa madalas itong pag-ubo at irritable, kaya nagpasya siyang ihinto ang pagpapadede ng maaga. Upang solusyonan ang problemang ito, ginawa ni Sharifa ay ang pag-pump ng kanyang gatas upang lubos na malabas ito bago siya magpapasuso sa anak para bumagal ang daloy nito at madaling sipsipin. Inihayag din niya ang kanyang determinasyon sa pagpapatuloy na pagbibigay ng breastfeeding sa anak kahit na mas gusto nito ang bottle feeding. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!